sa lahat for today's video. Ang re-review po natin itong Kimco Royal Visor 110. Pero pag hindi pa kinaka-subscribe sa akin, please hit the notification bell para pilit kayo sa akin mga videos. Tama guys, simulan na natin itong review. Mga guys, simulan natin itong review. Ang Kimco po pala, naglabas din sila ng underbone. Ito po, ang underbone nila ay Royal Visor 110. Kimco, yan, Kimco Commuter. Yan. Simulan po natin sa kanyang gulong, mga guys. Ayan, kita nyo naman ang kanyang gulong. So, ano po ito, ha? MPP Star. MPP Star po siya. Ang sukat po nito ay 70 by 80, 17 po. Kita nyo naman yung kanyang front shock. Ang ganda rin po, glossy na gray. Tapos yung kanyang disc brake po, mga guys. Ganda po yung design. Yan, edgy po. Edgy po yung design niya. Tapos yung kanyang brake caliper po ay kulay matte red. Tapos mga guys, ito po yung kanyang ano, mugs. Kita nyo, ang ganda ng design ng mugs ito. Yan, parang siyang pipe spoke po. Yan, pipe spoke. Tapos puntaan naman natin yung likod na gulong. Mga guys, ang likod na gulong nito ay 80 by 90, 17 din po. Ayan, kita nyo naman, ganda po ng spike. Tapos mga guys, saka drum brake po siya. Ayan, drum brake po. Tapos ito po yung kanyang muffler, ganda po ng muffler, mahaba rin po. Tapos ito po yung kanyang heat cover na may nakalagay po dito na Kimco. Tapos yung kanyang rear shock po, glossy po na red, mga guys. Tapos ito po yung kanyang tail light, yan, bulb type po. Ito po yung kanyang signal light, magkabila po, yan. Tapos meron po siya rito ng reflector. Yan, para kita po tayo sa, kita po sa gabi, yan, pag nailawan. Tapos ito po yung kanyang fender. Yan, maganda rin po, malaki rin po, mga guys. Tapos ito po yung kabita ng plaka. Yan, may kabita na po siya ng plaka, mga guys. Tapos mga guys, na-amaze ako dito sa kanyang, ano, yung grab bar po. May built-in na po siya, pwede kayo mag-target ito ng up to 5 kilos po. Ayan. Ayan mga guys, oh, up to 5 kilos po ang pwede nyo i-carga rito sa inyong top box pag nabilan nyo na po. Tapos mga guys, ito yung kanyang engine. Ayan. May naka-imbose po na K. Ayan, Kimco. Tapos ito po yung kanyang kickstart. Ayan, kulay chrome po na may rubber po. Tapos ito po yung kanyang brake pedal, mga guys. Ayan, kulay chrome po yung kanyang brake pedal. Tapos ito po yung angkasan, mga guys. So, ganda po. Ganda rin po ng bracket. Yan, mga makiibay po. Tapos ang lambot po nito kasi may rubber din po, mga guys. Tapos punta naman tayo sa kabila po. Ito yung kanyang gear pedal, mga guys. Yan, ang gear pedal niya po ay kulay chrome. Tapos may rubber po. Tapos ito po yung kanyang engine sa kabila. Nakalagay po dito ay Kimco. Yan. Tapos ito po yung step, yung footrest po na nagdadrive po. Tapos yung kanyang side stand po ay glossy na black. Pati yung kanyang center stand po ay glossy rin po na black. Tapos ito po yung kanyang deck guys, yan, 110cc. Tapos mga guys, Euro 3 na to, ha? Yan, Euro 3 na po yan. Tapos ito po yung kanyang decker sa gilid po, yan, Royal Visor. Tapos puntaan naman natin yung upuan, mga guys. Yung upuan nito, yung upuan niya po, mga guys, yan, maliit lang po, pero parang may design na po yan. Customized na po. Yan. Tapos ito po yung kanyang loob. Mga guys, ang gas tank po yan nasa harap. Iba kung yung iba po, dito po sa likod.
baliktad po siya. Ito po, para siyang Wave Alpha, yung old model. Dito po sa harap niya ngayon, gas tank. Tapos ito po yung kanyang U-box. Balik lang po, madam. Pati yung po yung ano, yung bonus na SYM, parang ganito rin po yung kanyang U-box. Yan. Tapos ito po yung kanyang gas tank niya, guys. Yan. Tapos meron po siya rito ng sabitan ng helmet. Yan. Pwede niyo po sabitan to. O kaya may pinamili kayo, pwede nyo rin po sabit. Yan mga guys. Yan mga guys, ito po yung function ng kanyang manubela. Yan po, high and low. Signal light po. Tapos yung busina. Tapos may choke pa po siya. Carb type to. Carb type to mga guys, ha. Tapos sa kabila naman po, meron po siya yung sa park light. Yan, park light. Sa headlight. Tapos sa kanyang ignition. Yan po, ito po yung kanyang ignition mga guys. Tapos yung kanyang throttle, yun po, lambot po. Yan, tapos kanyang brake lever. Yan mga guys. Yan, may park light po. Tapos ito po yung kanyang ignition. Yan mga guys. Tapos yung kanyang gauge panel, yan. Ang kanyang gauge panel po ay analog po. Tapos meron po siyang gear indicator sa gilid. Tapos yung kanyang signal light po, yan, magkabila mga guys. Tapos ito yung kanyang fuel indicator. Tapos mga guys, ito po yung kanyang ignition. Yan. Ito po yung kanyang susi. Madali lang naman po yung kanyang ignition. Yan. Push, off, on. Tapos yung ignition niya po. Yan. Para mailock niyo po yung manubela. Tapos pag dinala niyo po sa on, yan. Bukas na po yung motor mga guys. Yan. So yung mga guys, ito yung mga nyo. Yan, no? Kita nyo, ito yung kanyang signal light. Kabila. Bulb type po yan, magkabila po. Tapos ito po yung headlight. Halogen po yan mga guys. Yan, halogen po. Tapos kita nyo naman yung itsura nyo ng wrap. Makipot lang po, pero ang ganda po. Detalyado. Tapos meron ditong Kimco na decals po. Yan. Tapos ito nga po, yung kanyang front fender na glossy yan. Matibay din po mga guys. So yun mga guys, masaksan nyo ko na itong Kimco Royal Bizarre. Tingnan nyo ko mga guys, yun ang itsura natin. So yung mga guys, nakasakay na ako dito sa may Kimco Royal Bizarre. Yan. Bali mga guys, nung pagkakasakay ko, parang nakasakay sa ano, sa Honda Wave 125. Yan. Kasi yung kanyang gauge panel, ganun din po yung pagkakadesign mga guys. Tapos yung kanyang gear pedal, yan. Malambot po. Tapos yung kanyang brake pedal, yan. Lambot din po mga guys. Tapos syempre, upright po. Saka mga guys, ang magaganda mo rito, abot ko rin po ito, mababa rin po siya. Ito, maganda po ito sa mga beginners po na gusto mag-underbone. Tapos syempre, nagaanap po ng mura-mura na underbone na matibay po. Kasi mga guys, hindi naman po sa magano, Kimco po ito. Kimco po ang tatak nito. So yun mga guys, alam ko ito na yung inaabangan nyo. Magkano ba ngayon ito? Kasi mga guys, ibigay ko lang po na info. Ano pa po ito mga guys, ha? 2018 model pa po ito. Pero hanggang ngayon, ito pa rin po yung nilalabas silang design nitong Kimco. Tara, tignan natin yung price. So mga guys, dito sa may Motor Trade National Highway, Barangay Platero, Binyang Laguna, ito po, Bizarre R. Ang kanyang cash price po ay 45,900. Kaya mga guys, so napakamurang underbone nito. 110cc na po ito mga guys, ha? 110cc na po. Tapos yung kanyang monthly po, pag kukunin niyo po siya, yan po mga guys, ang kanyang down payment po ay 2,300. Tapos ang kanyang monthly po ay 2,188 pesos. May rebate pa po yan mga guys, ha? May rebate po. Kaya napakamura po nitong underbone na to mga guys.
Kaya ako malapit lang din po kayo sa may Motor Trade dito po sa May National Highway, parang kay Platero Piñang Laguna. Pasyalan nyo na mga guys para makita nyo ng actual tong unit. Yan. Kasi mas maganda kung makikita nyo ng actual yung unit. Mas ma-appreciate nyo po yung ganda niya. So yun mga guys, hanggang dito na lang. Hindi pa kayo nakasubscribe sa akin, please hit the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Salamat nga po pala dito sa may Motor Trade sa may National Highway para kay Platero, Piñang Laguna. At nare-review ko po yung mga motor nyo. More sales to come. At yan ang lagi sinasabi. Ingat po palagi, ride safe always and God bless po. Palagi and share na rin po na aking mga videos. Bye-bye!